Kabanata 751. Nang kausapin ni James si Dustin gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Lumitaw ang gnome sa manipis na hangin. Namangha si Dustin sa kahanga-hangang kakayahan sa teleportasyon ng gnome. Kung ikukumpara sa aking mga kakayahan sa paggalaw ng katawan na nagpapahintulot sa akin na maging invisible sa maikling panahon. Ang kakayahan ng gnome na maglakbay sa kalawakan ay mas malamig. Naiisip niya, gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Tinawag ng gnome si Dustin. Mukhang napinsala ng husto ang espiritual na kaluluwa ng matandang iyon. Nilalamon niya ang mga espiritual na kaluluwa ng mga magsasaka na iyon gamit ang ilang uri ng masasamang kasanayan. Mukhang sinusubukan niyang kumuha ng lakas mula sa kanilang espiritual na mga kaluluwa upang pagalingin ang kanyang sariling kaluluwa. Nagulat si Dustin. So sa tingin mo pinapakain ni Jim ang mga espiritual na kaluluwa ng mga mandirigmang iyon? Tanong niya, tumango ang gnome, at ipinaliwanag ang kanyang nasaksihan. Paano mo nalaman na si Jim ay malubhang nasugatan? Paano ka nakatitiyak na kinakain niya ang mga espiritual na kaluluwa ng mga magsasaka na iyon upang mabawi ang kanyang sarili? Hindi nagdalawang isip si Dustin na magtanong. Na-curious siya at bahagyang nagdududa. Nakuha ko ang kakayahang magteleportasyon. At mayroon akong mas malakas na enerhiya ng kaluluwa ng hayop kaysa sa karamihan. Sagot ng gnome, ano ang Beast Soul Energy? Hindi pa nakarinig si Dustin ng Beast Soul Energy. Naikinagulat niya, ang enerhiya ng kaluluwa ng hayop ay tumutukoy sa ating mental na kapangyarihan. Ngunit ang mga tao ay karaniwang tinatawag itong espiritual na kahulugan. Ang ilang mga magsasaka ng tao ay nakatuon sa pagsasanay at paghasa ng kanilang espiritual na mga pandama. Ang bilang nating mga hayop na may enerhiya ng kaluluwa ng hayop ay mas maliit pa kaysa sa bilang ninyong mga mandirigmang tao na may makapangyarihang espiritual na kahulugan. Bilang mga demonyong hayop, nakukuha lang natin ang ating Beast Soul Energy kapag naging Beast Masters tayo. Ngunit mayroong isang pagbubukod. Ang ilang mga espesyal na species ay nagsimulang linangin ang kanilang enerhiya ng kaluluwa ng hayop bago sila maging Beast Masters. Si Violet ay isang halimbawa ng exception na ito dahil siya ay isang nine-tailed demon fox. Ang aking species ay sikat sa pagkakaroon ng malakas na Beast Soul Energy mula pa noong sinaunang panahon. Bagamat ngayon ko lang nakuha ang aking Beast Soul Energy. Natural. Mas malakas pa rin ito kaysa sa iyong espiritual na pakiramdam. Marunong akong magbasa ng isip. Nang makita ko ang matandang iyon na nagpapakain sa mga espiritual na kaluluwa ng mga magsasaka na iyon. Ginamit ko ang aking lakas ng hayop upang basahin ang kanyang isipan at iyon ay kung paano ko nalaman na ginagamit niya ang mga kaluluwang iyon upang pagalingin ang kanyang sariling kaluluwa. Hindi ko matiyak kung ito ba ang buong plano niya dahil ilang segundo ko lang nabasa ang isip niya. Kung ako ay gumugol ng masyadong maraming oras sa pagbabasa ng kanyang isip lamang. Ang aking Beast Soul Energy ay napinsala. Paliwanag ng gnome. Sabik na sabik siyang sabihin kay Dustin ang tungkol sa kanyang Beast Soul Energy. I see. Sagot ni Dustin. Palaging iniisip na mayroon siyang malakas na espiritual na kahulugan. Ngunit ngayon alam niya na hindi ito ang kaso. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay maaaring maging katulad ng sa mga nagsasaka ng Astral Realm. Ang enerhiya ng kaluluwa ng hayop ng gnome ay mas malakas kaysa sa aking espiritual na pakiramdam. Naiisip ni Dustin sa kanyang sarili. Napagtanto niya na ang kanyang espiritual na kahulugan ay walang halaga kumpara sa enerhiya ng kaluluwa ng hayop ng gnome. Ngunit ito ang kanyang espesyal na talento. Naiisip ni Dustin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mabilis niyang isinara ang kanyang mga pagdududa. Inalis ang kanyang isipan at ibinalik ang tingin sa altar. Lumalabas na ang matandang lalaki ay nagtatangkang pagalingin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglamon sa mga espiritual na kaluluwa ng mga magsasaka na iyon. Ayon sa mga tagapangalaga ng lungsod,
Ang lalaking ito ay malubhang nasugatan at kailangan niyang gumamit ng mga kaluluwa upang pagalingin ang kanyang sarili. Mukhang nagsasabi sila ng totoo. Naiisip niya, nakita ni Dustin ang maraming city guardian na nakaitim na nakatayo sa tabi ng altar. Sinubukan pa niyang isakripisyo ang kanyang mga tao. Wow! Siya ay tunay na isang walang awa at malamig na tao. He remarked. Habang nanunood siya, nakita rin niya ang tatlo pang Master Realm Cultivator sa altar. Kiniling niya sa akin na makipagkita sa kanya. Ngunit abala siya sa paglamon ng mga espiritual na kaluluwa. Anong balak niya? Pagtataka ni Dustin. Kinakabahan si Dustin. May kakaiba talaga siyang naramdaman tungkol dito. Pagkatapos pag-isipan ito, nagpa siya siyang kausapin si Jim tungkol sa paggamit ng kanyang espiritual na kahulugan. Sir, pwede mo bang sabihin sa akin ang daan palabas dito? Sinabi niya, ang totoo, hindi nakita ni Jim na nangyayari ito. Sa pamumuno ni Jake, lahat ng mga magsasaka sa altar ay tumayo laban sa kanya, na nagpapabagal sa ritual ng paghahain. Noong una ay inakala ni Jim na tatapusin din niya ang sacrifice array pagkatapos na pumasok si Dustin sa Illusory Palace. At ang plano niya ay alagaan si Dustin sa ikalawang pagpasok niya sa loob. Gayunpaman, hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan niya. Naalimpungatan siya nang marinig ang sinabi ni Dustin. Boy, ngayong nandito ka na, ikaw ang bisita ko. No need to rush anything. Kapag tapos na ako sa aking negosyo, pupunta ako sa iyo. Tsaka, sa tingin mo ba talaga makakatakas ka sa Illusory Palace na ito? Matigas ang boses niya. Hindi niya pinansin si Dustin at patuloy na nilalamon ang mga espiritual na kaluluwa. Ngayong nasa Illusory Palace na siya, tiyak na magiging biktima ko siya. Ako, don't think he can find a way out. Confident na naisip ng matanda. The act was over. Dustin was stuck. Now, he could stop pretending to be nice to Dustin. Excuse me, what the hell does that mean? Tanong ni Dustin. Alam ni Dustin na banta iyon. Itong matandang ito, alam kong masama siya. Naiisip niya, hanggang ngayon ay sigurado siyang inimbitahan siya ni Jim doon sa ilalim ng masamang pagkukunwari. Kisha rin ba ay nagsisikap na kainin ang ating espiritual na mga kaluluwa? Sinabi ng Noom na ang kanyang espiritual na kaluluwa ay lubhang nasugatan. Sa makatuwid, dapat niyang naisin na sumipsep ng maraming mga kaluluwa hanggat maaari upang ayusin ang kanyang. Pagninilay-nilay niya, dapat mong ihatid ang iyong espiritual na kahulugan sa aking soul seal para bantayan ang aking kaluluwa pansamantala. Susubukan kong basahin ang isip ng matandang iyon para malaman ang kanyang mga plano. Sabi ng Noom kay Dustin sa pamamagitan ng spiritual sense. Magtatrabaho ba ito? Nagulat si Dustin sa kanyang payo. Bakit hindi? Hindi mo ba sinubukang protektahan ang soul seal ng ibang tao gamit ang iyong espiritual na kahulugan? Tayong mga demonyong hayop at tao ay may iisang uri ng soul seal. Hindi ko inaasahan na magiging matigas ang ulo mo. Sabi ng Noom sa isang mapagpalang tono. Ang mga salita ni Noom ay talagang tumama sa isang katotohanan. Pero ang mayabang niyang tono ay hindi nakapagsalita si Dustin. Hoy, Noom, huwag mo akong kausapin ng ganyan. Ang tingin mo sa sarili mo ay isang senior experience na tao. No, napakunot noo si Dustin. Ang espiritual na pakiramdam ni Violet ay konektado sa Dustin kaya nagamit nila ang kanilang espiritual na pandama para makipag-usap sa isa't isa. Natural, narinig niya ang lahat ng sinabi ng Noom. Hindi niya maiwasang mapangiti sa sinabi ni Dustin. Guro, siya ay higit sa 100 taong gulang. It's totally fair for him to talk to you like a senior. Violet was on the Noom's side. Over 100 years old. Hindi may tago ni Dustin ang pagtataka. Tama, pero para sa gnome race. Isang gnome over 100. Ang mga taong gulang ay parang tao sa kanyang kamusmusan. Nagulat si Dustin at nataranta.
Tunay na maraming demonyo at demonyong mga hayop ang nabuhay ng mas matagal kaysa sa mga tao. Tingnan mo, bata, may nakakross na paa na katawan ng isang matandang lalaki sa harap ng altar. Dapat itong pag-aari ng Senior Castellan dahil mayroon itong hininga ng maglaon kapag sinubukan kong basahin ang kanyang isipan. Iminumungkahi kong gamitin mo ang iyong espiritual na puwersa para ipagtanggol ang aking soulsi at atakihin ang katawan na iyon upang magambala ang atensyon ng Senior Castellan. Parehong naramdaman ni Noam at Dustin ang malakas na puwersa ng espiritual na kahulugan na ibinigay ng malaking anino na nagbago mula sa espiritual na kaluluwa ni Jim sa altar. Dahil ang lakas ng espiritual na pakiramdam ng Senior Castellan ay mas malakas kaysa kay Dustin o Noam. Ang napakaraming espiritual na kahulugan mula sa kanyang napakalaking anino ay nagpanginag kay Dustin at Noam sa kanilang mga bota. Nangangahulugan ito na si Jim ay may kapangyarihan na sugpuin si Dustin at Noam gamit ang kanyang espiritual na lakas ng pakiramdam. Medyo delikado para sa Noam na basahin ang iniisip ni Jim. Kailangan niyang mag-ingat. Habang ginagamit ni Dustin ang lakas ng kanyang espiritual na kahulugan upang walisin. Natagpuan niya ang isang lantang katawan ng isang matandang lalaki na nakaupong nakakross ang paa hindi kalayuan sa altar. Nakatipon sa paligid ng katawan ang 5 o 6 na ilusyonaryong hanay na tila nagbabantay sa matanda. Gayunpaman, ang mga espiritual na pandaman ni Dustin at Noam ay sapat na malakas upang labanan ang mga ilusyon na ito. Okay. Tumanggo si Dustin at tinanong si Violet kung ipagtatanggol niya ang soulsi ng Noam sa kanya. Pagkatapos niyang pumayag, inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at dumiretso sa ulo ng Noam. Dinagtagal, natagpuan niya ang soulsi ng Noam at sinimulang protektahan ito ng kanyang espiritual na kahulugan. Nabumubuo ng isang makapal na kalasag sa pagtatanggol. Inimok ni Dustin ang kanyang pag-iisip at ginamit ang Flaming Swordplay Array. 3 espadang gawa sa Vital Energy ang maya-maya ay lumitaw sa itaas ng lantang katawan at bumuo ng isang aura disc na may lapad na 3 metro at ito ay bumasag sa katawan ni Jim. Anong ginagawa mo? Inulaan na ni Jim ang pag-atake ni Dustin. Maging ang eksaktong mga galaw niya. Ang lantang katawan ay ang pansamantalang tirahan ng kanyang espiritual na kaluluwa. Naayaw niyang sirain. Bukod dito, si Jim ay nagtago ng ilang napakahalagang kayamanan sa katawan na iyon at siya ay masisira kapag nakikita ang mga ito na nawasak. Sa sandaling iyon, isang itim na sibat na ginawa ng espiritual na kahulugan ay nabuo mula sa kawalan at nagsimulang palayasin ang sword aura disc ni Dustin. Isang malakas na sagupaan ng mga metal ang narinig. Parehong sumabog ang sword aura disc at ang itim na sibat na nagpapadala ng mga itim at gintong bitik sa hangin. Ang sword aura disc ni Dustin ay gawa sa 3 vital energy sword. Ang demolisyon ng sword aura disc ay nangangahulugan na nawala ng ilan sa kanyang vital energy si Dustin. Ngunit sa kabutihang palad, ito ay wala kong ikukumpara sa kanyang masaganang reserba. Nagulat si Dustin nang malaman na ang itim na sibat na humadlang sa kanyang sword aura disc ay nabuo lamang ng espiritual na kahulugan. Hindi pa niya nakita ang ganitong uri ng spiritual sense martial arts skills na sapat na makapangyarihan upang makabuo ng mga bagay na maaaring hamarang sa isang vital energy attack. Sa pangunawa ni Dustin, ang espiritual na kahulugan ay karaniwang ginagamit upang salakayin ang mga soulsies. Espiritu o espiritual na mga kaluluwa ng mga mandirigma. Maaaring gamitin ang mga kasanayan sa martial arts na pang-espiritual na kahulugan ni Jim upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa isang mahalagang pag-atake ng enerhiya. Teka, ibig sabihin ba nito ay maaaring gamitin ang espiritual na pakiramdam bilang mahalagang enerhiya? Matapos ang marahas na banggaan at pagsabog, mahigit 12 figure ang lumitaw sa 1 segundo mula sa lahat ng direksyon na umikot sa lantang katawan ni Jim. Mga bangkay na demonyo. Nagulat si Dustin nang makita ang 12 ng mga demonyong bangkay. Sa paghusga mula sa pagbabago-bago ng corpse miasma sa paligid ng mga bangkay na demonyong ito,
Sila ay mas malakas kaysa sa 5 bangkay na demonyo na nakatagpo ni Dustin noon. Ang mga bangkay na demonyong ito ay nasa parehong antas ng isang mandirigma sa premium na yugto ng Imperial Realm. Hindi niya inasahan na ang Senior Cristela na ito ay makakatawag ng napakaraming bangkay na demonyo. Sa oras na inilunsad ni Dustin ang kanyang pag-atake sa katawan ni Jim. Ginamit din ng Gnome ang kanyang Beast Soul Energy at pinuntirya ang malaking anino sa altar para mabasa niya ang iniisip ng matanda. Hindi nagtagal ay nagkalat ang enerhiya ng kaluluwa ng hayop sa paligid ng malaking anino ni Jim. Habang abala ang matanda sa pagharap sa pag-atake ni Dustin sa kanyang katawan. Tahimik na pumasok sa kanyang isipan ang Beast Soul Energy ng Gnome. Ngunit ang malakas na espiritual na pakiramdam ni Jim ay nakatulong sa kanya na medama kaagad ang hindi pangkaraniwang aktibidad. Alam niyang nalantad sa ibang tao ang kanyang iniisip. Sa labis na pagtataka, isang makapal na pader na gawa sa espiritual na kahulugan ang lumitaw sa paligid ng kanyang malaking anino at dinurog ang enerhiya ng kaluluwa ng hayop. Gnome, ikaw pala. Mapapapasok ka talaga sa isip ko at mabasa ang iniisip ko. Sa totoo lang, napakalakas ng espiritual na pakiramdam ni Jim. Naramdaman niya agad ang nangyari kanina. Nang ang lahat ng enerhiya ng kaluluwa ng hayop na umabot sa paligid ni Jim ay nagkapira-piraso. Ang Gnome ay napaatras din. Na nagbitiw ng bahagyang nguso. Gnome, okay ka lang ba? Nang mapansin ang paggalaw ng Gnome. Sabay na nagtanong sina Dustin at Violet. I'm fine. Don't worry. Ang konting injury na ganito ay walang ibig sabihin sa akin. Umiling ang Gnome at inaliw sila. Pagkaraang huminga, nagpatuloy ang Gnome sa pakikipag-usap sa kanila. Dustin, sa paghusga sa mga kaisipang naramdaman ko sa isipan ng matandang ito. Hindi magiging mabait sa atin ang isang ito. Dapat tayong mag-ingat sa paligid niya. Nang sinisiyasat ko ang kanyang isipan. Nalaman ko pagkatapos na kuskusin ang mga ideya sa kanyang isipan na plano niyang ailakip ang kanyang kaluluwa sa katawan ng iba. At parang ikaw ang target niya. Uminto ang Gnome at tumingin kay Dustin para kunin niya ang impormasyon. Pagkabit ng kaluluwa niya sa katawan ng iba. May balak ba siyang agawin ang katawan ko at palitan ako? Nagulat si Dustin sa narinig at nawala ng malay. Pero kailangan niyang malinawan kung ano ang intensyon ng lalaki at kung paano niya ito pipigilan na mangyari. Tiyak na alam ni Dustin ang kahulugan ng pagkakabit ng kaluluwa ng isa sa katawan ng iba. Ito ay mula sa kanyang nakaraang karanasan. Noong nasa cultivation base pa siya ng energy gathering realm. Halos na palitan na siya ng isang unggoy na nagtagumpay na makapasok sa kanyang soul sea. Sa oras na iyon, ang kanyang mga espiritual na kaluluwa ay halos masira sa pag-atake ng unggoy. Sinulyapan niya ang altar ng paghahain na malayo sa kanila. Ito ang lugar kung saan ang lumang lantang katawan ni Jim ay binabantayan ng 12-12 ng mga demonyong bangkay. Isang nakaraang alaala ang sumilay sa kanyang mga mata. Naalala ni Dustin ang panahon na inanyayahan siya ni Jim na makipagkita sa kanya sa gitna ng lungsod. Noong panahong iyon, paulit-ulit na pinuri ng matandang Cristela na ito ang potensyal at talento ni Dustin. Ngayon habang nag-iisip muli si Dustin, sa wakas ay naunawaan na niya ang dahilan kung bakit siya niyaya ni Jim na magkita doon. Malinaw na binalak niyang pagnakawan ang batang katawan ni Dustin at ikabit ang kanyang kaluluwa para palitan siya. Napakasama talaga ni Jim. Maaari siyang yumuko sa pinakamababang antas. Palaging matatag ang pananaw ni Dustin. Hindi siya tatanggi sa kanyang ideolohiya. Naniniwala siya sa prinsipyo na hinding-hindi siya mag-uudyok sa iba. Kung hindi siya masasaktan ng iba. Gayunpaman, kung may umatake sa kanya, hindi niya ito iko-compromiso o hahayaan. Kaya naman, nakaramdam siya ng matinding galit sa loob niya. Nang malaman niya ang plano ni Jim, hindi siya makapaniwala na muntik na siyang lokohin ni Jim. Dustin, ang espiritual na pakiramdam ng matandang ito ay lalakas at lalakas sa tuwing kakainin niya ang mga espiritual na kaluluwa ng iba pang mga cultivator ng Imperial Realm.
ng Master Realm. Siguradong sisimulan na niya tayong salakayin at patayin. Kung tutuusin sa lakas ng kanyang nakakatakot na espiritual na pakiramdam. Natatakot ako na hindi tayo makakapantay sa kanya. Ang gnome ay patuloy na nagsiwalat. Ang kanyang boses ay mabigat at ang kanyang mukha ay malungkot. We need to find a way to stop him. Mag-iisip muna tayo ng paraan para matakal siya. Naunawaan na ni Violet ang kabigatan ng kasalukuyang sitwasyon at Bal isang nagsalita. Oo, tama. Dapat natin siyang pigilan. Tumanggo si Dustin bilang pagsang-ayon. Matapos niyang malaman ang intensyon ni Jim. Siguradong hindi na siya tatahimik. Gagawin niya ang kanyang makakaya upang makabawi at maalis ang gayong masamang tao. Let's try our best. Noong, makinig ka at pag-isipan mong mabuti. May posibilidad ba o paraan na mapipigilan natin siyang kainin ang mga espiritual na kaluluwang iyon sa altar ng sakripisyo? Lumingon si Dustin kay Noong. Nag-iisip ng plano. Batay sa talento sa espasyo ni Noong at sa kanyang makapangyarihang beast soul energy. Na mas malakas kaysa kay Dustin. Naniniwala siya na may kakayahan ang gnome na bantayan ang sarili kahit na pumasok siya sa altar na iyon ng sakripisiyo. Bahagya itong pinag-isipan ng gnome at sinabing, Kaha, oo, tama ka, hindi ko man matatalo ang matandang iyon. May magagawa pa rin ako para malihis ang atensyon niya. Sigurado akong hindi niya ako lubos na masasaktan. Ang gnome ay lubos na tiwala sa kanyang mga kakayahan. Matapos lumikha ng isang ripple sa espasyo, nawala ang gnome. Sa sumunod na sandali, muli siyang nagpakita sa isang sulok ng altar. Pagkatapos ay inutusan ni Dustin si Violet na dalhin si Tessa at iba pang mga batang babae na malayo sa altar ng paghahain. Inilabas din niya ang lahat ng mga general ng bangkay at mga bangkay na demonyo mula sa mga bag ng bangkay na dala niya. Mabilis niyang pinakawalan ang lahat ng mga diabolic beast na nakuha niya. Kasama na ang siyam na scorpion-tailed leopards. Inilagay niya ang mga ito sa lugar upang protektahan ang mga babaeng iyon. Matapos maayos ang lahat ng mga bagay na ito, isinagawa niya ang Thunderbolt movement skill upang sumugod sa altar ng pagsasakripisyo. Kahit na mayroong maraming magic array sa paligid ng sacrificial altar, si Dustin at ang gnome ay hindi naapektuhan ng mga ito. Hindi sila nasaktan dahil sa kanilang malakas na espiritual na pakiramdam. Ang mga mahiwagang hanay na ito ay itinayo pangunahin upang bitag ang mga nasa altar ng paghahain at pigilan silang umalis sa altar. Sa makatuwid, hindi ito nagkaroon ng malaking epekto sa mga gustong pumasok sa altar mula sa labas. Halos agad na narating ni Dustin ang altar ng pagsasakripisyo. Ikaw nga, pagharap ni Dustin sa altar. Sumigaw kaagad si Malak at ang mga pinuno ng tatlo pang sekta nang makilala siya. Tiyak, wala sila sa posisyon para salakayin si Dustin. Sa kasalukuyang sitwasyon, mayroon silang sariling mga problema na dapat iligtas ang kanilang mga sarili. Wala silang dagdag na oras o lakas para harapin ang mga nakaraang hinaing at salungatan kay Dustin. Young man, what on earth do you think you are doing? Bakit ka nandito? Sigaw ni Jim kay Dustin nang makitang halos sabay na pumasok sa altar ang dalawa. Ham, I used to treat you like a master airlier because I respected you. However, I never thought that you can be so wicked. Bakit mo ako pinapunta dito? Anong plano mo? Ayaw mong sabihin. Ako pa ang tungkol dito. Ikaw ba? Malamig na tinitigan ni Dustin ang malaking anino ni Jim. Well, kung ganoon, binata, alam mo na ang lahat ng sagot. Hindi ba? Hayaan akong hulaan. Ilang sandali ang nakalipas. Ang gnome na ito ang sumusubok sa aking isipan upang malaman ang tungkol sa aking mga iniisip. Kaya ngayon alam mo na ang plano ko. Hindi ko alam na ang isang gnome ay maaaring magkaroon ng kakayahan na sumiksik sa isip ng ibang tao. Sa puntong ito, hindi ko nakita o nabasa sa alinmang sinaunang aklat. Kaha, ang munting nilalang na ito. He did surprise me. Napakatalino ni Jim. Napakadali at mabilis.
Napagtanto niya na malamang natuto si Dustin sa noong tungkol sa plano niyang pagdikit sa katawan ni Dustin. Tama, gayunpaman. Sigurado ka ba na maaari mong ailakip ang iyong sarili sa aking katawan at palitan ang aking kaluluwa? Ipinapayo ko sa iyo na huwag maging masyadong maasahin sa mabuti bago ang huling minuto. Mahina hong tugon ni Dustin, na hindi nagpakita ng takot kay Jim. Cam, binata, ngayong alam mo na ang plano ko. Ano ang pagkakaiba nito? Pagkatapos mong makapasok sa Illusory Palace na ito, napagdesisyonan na ang iyong kapalaran. Kukunin ko ang iyong katawan kapag nakompleto na itong sacrifice array. Kaya, binata, enjoy the last few moments. Don't say anything which will invoke my fury. Ngayong malinaw na ang kanyang intensyon para sa lahat, hindi na kailangan ni Jim na magpanggap na magalang kay Dustin. Oh, really? So, the way you are eating those spiritual souls is called the sacrifice array. Well, now I know that. Just wait and watch. Tingnan natin kung nakompleto mo ng maayos ang array mo. Agad na itinuro ni Dustin ang kanyang boses sa noom sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Kailangan niyang bigyan siya ng ilang mga tagubilin. Pumunta ka at makiisa sa mga magsasaka na natitira doon sa altar. Magtulungan tayo para matigil itong sacrifice array. Kasabay nito, sumugod din siya patungo sa apat na cultivator ng Master Realm. Pagkatapos ng maikling talakayan, nalaman niya na, maliban kay Malek, ang tatlo pang magsasaka ng Master Realm ay ang mga kastela ng kakaibang lungsod na ito. At sila rin ang mga alagad ni Jim, na siyang tunay na kastela ng kakaibang lungsod na ito. Nagulat si Dustin na ginagamit pa ni Jim ang kanyang mga alagad para sa sacrifice array na ito. Sa sandaling iyon, bukod sa apat na cultivator na iyon ng Master Realm, may humigit kumulang 40 refiner ng Imperial Realm sa altar. Ang 40 refiner na ito ng Imperial Realm na nagpatuloy sa pag-atake ni Jim hanggang ngayon ay tiyak na nasa pinakamalakas na antas ng Imperial Realm. Bawat isa sa kanila ay mayroong cultivation base ng premium stage ng Imperial Realm. Nang marinig nila na pinaplano ni Dustin na pigilan ang Jim's sacrifice array, hindi na nila napigilan ang sarili at may mga sarkastikong tingin sa kanilang mga mukha. 4 cultivator ng Master Realm at napakaraming refiners ng Imperial Realm ay nakipagpunyagi ng mahabang panahon ngunit hindi mapigilan ang sacrifice array na ito. Wala silang anumang paraan para tumakas sa altar na ito. Nasa cultivation base lang ni Dustin ang katamtamang yugto ng Sky Realm at naglakas loob siyang haminin at gumawa ng mga plano na ihinto ang sacrifice array ni Jim. Isang tanong lang ang nasa isip nila, isa ba itong pantasya? Tanging ang mga lalaki ng Flying Fish Sect, ang Iron Palm Sect at ang Evergreen Sect na naiwan sa altar, ang nakasaksi sa kapangyarihan ni Dustin. Bagamat parang normal lang ang cultivation base ni Dustin, alam nilang mas malakas ang binata kaysa sa hitsura niya. Ang kanyang hitsura ay hindi kailanman magbibigay ng tunay na potensyal na taglay niya. Ngunit wala silang ideya kung gaano talaga kalakas si Dustin. Ipinapalagay nila na siya ay may mas malakas na katawan at mas mabilis na kasanayan sa paggalaw ng katawan kaysa sa iba. Sa kanilang opinyon, si Dustin ay nasa katamtamang yugto ng Imperial Realm. Sa madaling salita, hindi inisip ng mga lalaki sa altar si Dustin bilang isang tunay na cultivator. Akala nila ay isang malakas na tao lamang si Dustin ngunit kulang sa kaalaman sa sarili. Ito ay partikular na si Malak ang itinuturing na walang tao si Dustin. Kaya hindi siya nagpakita ng respeto sa kanya. Kung hindi dahil sa sitwasyon at kondisyon sa harap nila, inihiwa na niya si Dustin. Sa pagtingin sa kanilang mga mukha, naiintindihan ni Dustin kung ano ang nasa isip nila. Alam niyang madalas siyang hinahamak ng mga tao. Maliban kung kailangan nila siya, handa silang patayin siya. He got the same vibes even now. Jake, tulong! Isang city guardian na nakasuot ng itim ang biglang sumigaw nang maguluhan ang mga tao sa hindi inaasahang pagsalakay ni Dustin. Out of the blue,
Mahigit 10 maitim na kadena ang tumama sa lalaki mula sa likuran. Ang bawat isa sa mga tanikala ay kasing kapal ng isang braso. Ang City Guardian na nakaitim ay tungkol kay Dustin ang may pagsuwi at pinagtatawanan ang kanyang kamangmangan at pagmamataas ilang sandali ang nakalipas. Sa sobrang abala niya sa pangungutya kay Dustin ay hindi niya namalayan ang nangyayari sa paligid niya. Hindi niya namalayan kung kailan papalapit sa kanya ang 10 maitim na tanikala na iyon. Sa mga sandaling siya ay nasa kanilang yakap. Uli na para makatakas. Ang maitim na kadena ay tumagos na sa kanyang katawan at lumitaw sa kanyang sosi. Mabilis na itinali ng mga kadena ang kanyang mga espiritual na kaluluwa ng mahigpit at hinayla sila palabas ng kanyang sosi. Ang mga espiritual na kaluluwa ng City Guardian ay mukhang takot na takot habang sila ay hinayla palabas. Kasabay nito, maraming mga kadena ang lumitaw mula sa kung saan at nagsimulang umatake sa karamihan. Nagkaroon ng kaguluhan sa paligid. Walang nagmamadaling iligtas ang City Guardian. Lahat ay tumatakbo dito at doon upang makatakas mula sa mga tanikala. Halos hindi nila mailigtas ang kanilang mga sarili. Ang mga kadena ay mas matibay kaysa sa anumang nakita nila. Ang lahat, kabilang ang apat na magsasaka sa Master Realm, ay abala sa kanilang sariling mga gawain at sinusubukang iligtas ang kanilang sariling buhay. Dahan-dahang nilunod ng maingay na abala ng labanan ang mga iyak ng tagapag-alaga. Mayroong tatlong pangunahing paraan ng altar upang salakayin ang karamihan. Una, maraming magic array na nakatago sa paligid ng altar ay maaaring lumikha ng iba't ibang dreamland upang bitag ang espiritual na kahulugan at kalooban. Pangalawa, libo-libong mga multo na nakatago sa kulay abong fog ay nakahanda upang salakayin ang espiritual na kahulugan na nakulong. Kahit na ang bawat isa sa kanila ay mahina, sila ay marami sa bilang at mahusay sa matagalang digmaan. Ang huling paraan na gagamitin ay ang pagpapakawala ng maitim na tanikala mula sa daan-daang mga haligi. Masyado silang marami para mabilang. Halos masakop na nila ang buong altar. Ang mga pag-ataking ito ay pangunahing nakapinsala sa espiritual na kahulugan. Inatake nila ang soulsy at mga espiritual na kaluluwa. Karamihan sa mga cultivator sa Prime Martial World ay nilinang ang vital energy. Ngunit mahirap makahanap ng taong naglilinang ng puwersang espiritual na pandama at higit na nakakaalam tungkol dito sa mundong ito. Kaya ang mga magsasaka sa altar ay nabagabag. Hindi nila nakayanan ang puwersang umaatake sa kanila. Bagamat sila ay mahusay sa martial skills ng vital energy, sila ay mga baguhan bago ang espiritual na pag-atake. Kaha, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng iyong lakas. Walang saysay ang lahat ng iyong pagsisikap. Hindi kayo makakatakas ngayon. Ang mga nasa ibaba ng entablado ng Astral Realm ay walang pagkakataon na umalis sa aking altar ng ligtas at maayos. Isang higanteng anino na nabuo ng espiritual na kaluluwa ni Jim ay nakaupo na nakakross sa isang mataas na haligi. Ang anino ay nagpalabas ng espiritual na kahulugan na may tumataas na presyon. At lahat ng tumangala upang makita siya ay natakot sa kanilang mga talino. Nang makita ni Jim na ang mga espiritual na kaluluwa ng City Guardian ay hinayla palayo sa kanyang soulsy, ang kanyang higanteng anino ay lumipad patungo sa kanya. Malapit na niyang sakupin ang espiritual na kaluluwa ng tagapag-alaga gamit ang kanyang higanteng kamay. Noo! Bagamat mahigpit na nagpumiglas ang tagapag-alaga, hindi siya nakaligtas sa pagkakahawak ng higit sa 10 tanikala. Nang makita si Jim na lumilipad palapit sa kanya, napasigaw siya ng matindi ngunit nawala ng saysay ang lahat. Kasabay nito, kumigit kumulang 10 maitim at makapal na kadena ang nagsimulang kumalas patungo sa Dustin. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan, sinuri ni Dustin na ang madilim na mga tanikala ay nilikha ng enerhiya ng mga espiritual na kaluluwa. Mabilis, nagpatawag siya ng 20 anino. Gamit ang kanyang isip, kinokontrol at inutusan niya ang mga ito na puntiryahin ang mga maitim na tanikala na papalapit sa kanya.
Kinuha ni Dustin ang mga anino gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. At bawat isa sa kanila ay parang isang mahabang sibat na kasing kapal ng braso ng isang may sapat na gulang. Iyon ay eksaktong isang mas malakas na spiritual sense flying needle. Si Dustin ngayon ay isang master ng astral realm sa espiritual na kahulugan. Kaya, halos kaya niyang gawing likido ang kanyang espiritual na pakiramdam, na higit pa sa karamihan ng mga master ng astral realm. Ang spiritual sense flying needle na nilikha ni Dustin ngayon ay daan-daang beses na makapangyarihan kaysa noong nagsimula siyang linangin ang kasanayan. Mas tamang tawagin itong spiritual sense flying spear. Ting! 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 Ang tunog ng mga metal na nagbabanggaan ay patuloy na naririnig. Ang maitim na kadena ay umatras pabalik sa haligi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng spiritual sense flying spear ni Dustin. Sa sandaling iyon, na-deploy ni Dustin ang Thunderbolt movement skill upang maabot ang City Guardian ng mabilis sa isang iglap. Nang mapansin na kakainin na ni Jim ang mga kaluluwa ng mahirap na tao, pinrotektahan ni Dustin ang mga espiritual na kaluluwa ng tagapag-alaga ng kanyang sariling malakas na espiritual na kahulugan at pinabalik siya sa kanyang katawan. Matapos makahinga muli ang tagapag-alaga, bahagyang tinapik ni Dustin ang kanyang katawan upang ipadala siya sa isang ligtas na lugar. Natapos ni Dustin ang pagliligtas sa loob ng isang segundo. At ang higanteng kamay ni Jim ay umabot sa wala. Boy! Nililigawan mo si kamatayan. Dahil pinagkaaitan siya ni Dustin ng kanyang lakas at nutrisyon. Nagalit si Jim dahil sa kahihiyan. Ang kakilay-kilabot, omnipresent na espiritual na pakiramdam sa paligid ni Jim ay tulad ng isang gumugulong na dagat. Kasama si Jim bilang sentro nito. Agad namang nakita ni Dustin ang higanteng palad ni Jim na papalapit sa kanya. Alam niyang gagantay si Jim. Ang napakalaking pagdurog na presyon ng espiritual na kahulugan ay bumabalot sa paligid ni Dustin na may mabangis na momentum. Na nagpapahirap sa kanya na huminga. Naramdaman din ng mga espiritual na kaluluwa sa kanyang soulsy ang krisis kaagad. Napakalakas ng kanyang espiritual na pakiramdam. Nagulat si Dustin nang makita ang nangyari. Walang pag-aalinlangan. Nilabanan ni Dustin ang higanteng kamay gamit ang kanyang spiritual sense spears. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang Thunderbolt movement skill para makatakas sa atake ni Jim. Ham! Nagulat ka sa akin. Ikaw ay napakabata. Ngunit halos magagawa mong ibahin ang iyong espiritual na kahulugan sa likido. Napagtanto ni Jim kung gaano kalakas ang espiritual na pakiramdam ni Dustin at hindi niya maitago ang kanyang paghanga. Pinagmasdan niyang mabuti si Dustin noon. Ngunit hindi siya nakarating sa kanyang soulsy dahil sa malakas na espiritual na pakiramdam ni Dustin. Bagamat alam niyang mas makapangyarihan ang espiritual na pakiramdam ni Dustin kaysa sa kanyang cultivation base. Hindi niya alam kung nasa ang antas si Dustin. Ngayon, mula nang matugunan ng kanyang higanteng palad ang spiritual sense flying spear ni Dustin. Nalaman ni Jim na napakalapit na ni Dustin na magkaroon ng kakayahang gawing likido ang espiritual na kahulugan. Iyon ay malayo sa imahinasyon ni Jim. Ano? Ang batang ito, hindi pa rin makapaniwala si Jim sa katotohanan. Nasaksihan ng mga lalaki sa altar kung gaano kadaling pinalo ni Dustin ang higit sa 10 maitim na kadena. Nailigtas ang tagapangalaga ng lungsod. At sinaktan pa si Jim. Mukha namang confident at relaxed si Dustin sa buong laban. Nasa medium stage ba talaga ng Sky Realm ang lalaking iyon? Ang daming nagtataka. Maraming iniisip at tanong sa kanilang isipan habang nakatutok ang kanilang mga mata kay Dustin. Nasa binit na ng kamatayan ang City Guardian nang iligtas siya ni Dustin. At sa sandaling iyon, tumabi siya sa apat na Master Realm Cultivator at walang imak na nakatingin kay Dustin. Kestelan, iniligtas lang ba ako ng lalaking iyon? Mahinang tanong ng City Guardian sa mahina ngunit nagulat na boses. Nagtatalo pa rin siya kung pasasalamat o galit ba ang mararamdaman niya kay Dustin pagkatapos niyang iligtas ito.
Isang tide ng pagbabago ang tahimik na dumaan sa karamihan. Ang lahat, kabilang ang apat na Master Realm Cultivator, ay dahan-dahang ibinoling ang kanilang atensyon at tumitig sa lubos na pagkamangha at hindi makapaniwala kay Dustin. Talagang espesyal ang binatang ito kumpara sa mga ordinaryong magsasaka. Paano mo pa maipapaliwanag ang isang cultivator na mayroon lamang cultivation base sa katamtamang yugto ng Sky Realm na nagawa pa ang isang bagay na tulad nito? Napakalakas ng spiritual sense ng binata. Mas malakas pa ito kaysa sa akin. Sabi ni Jake, puno ng excitement at awe ang boses niya. Baka mailigtas niya tayo sa sitwasyong ito. Ilang Imperial Realm Cultivator ang nagsimulang sumigaw, na parang nakita nila si Dustin bilang kanilang tagapagligtas. Sa kabila ng katotohanan na ang kanilang iniisip ay parang katawa-tawa. Kung tutuusin, bakit kaya nakipagsapalaran ang isang Imperial Realm Master at ipagkatiwala ang kanyang buhay sa isang maliit na katamtamang yugto ng Sky Realm Cultivator na basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga? Gayunpaman, dahil naipit sa isang malagim na sitwasyon, ang kanilang desperasyon na mabuhay ay mas mahalaga kaysa sa kanilang mga pride. Anumang kislap ng pag-asa ay lubos na tinatanggap, at sila ay kumakapit dito gaano man ito kabaliw. Mga panahong desperado, nanawagan para sa desperadong panukala pagkatapos ng lahat. Kahit na ang isang taong nalulunod ay kumapit sa isang maliit na sanga. Kung nangangahulugan ito ng kaligtasan, dapat nating lisanin ang altar na ito ng sabay-sabay. Ang paglagi pa rito ay makakasira sa ating espiritual na mga pandama. Hanggang sa puntong mawalan tayo ng 40% ng ating pinakamataas na lakas. Ito ang tanging paraan para makatakas tayo sa lugar na ito at mabuhay. Ang mga magsasaka na ito ay nanatili na sa altar ng napakatagal. Kaya't ang kanilang vital energy at espiritual na pakiramdam ay labis na nauubos. Ngunit ang pagpapaliban pa sa kanilang pananatili ay talagang kapaki-pakinabang para kay Jim. Kaya agad na pinaandar ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam at nagsimulang magpadala ng mga mensahe sa bawat magsasaka na naroroon sa pamamagitan ng Soul Sea. Ang oras ay laban sa kanila, kaya dapat silang kumilos ng mabilis. Binata, mas gusto rin naming umalis sa altar kaysa sa alam mo. Ngunit may hindi mabilang na mga magic array sa paligid ng altar. At imposibleng makalabas. Matapat at matigas na sagot ni Jake. Nagpadala rin siya ng mensahe pabalik sa Dustin S. Soul si gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Bagamat direkta sa punto ang kanyang mensahe, kitang-kita pa rin ang pagiging magalang sa kanyang paggamit ng mga salita. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang tamang direksyon at tumakas sa pinakamabilis mong magagawa. Ang bilis ay ang lahat dito. Aalisin ko ang mga magic array para sa iyo upang makatakas ka. Sumagot si Dustin. Nasusulat sa buong mukha niya ang kumpiyansa at pagnanais na tumulong. Matapos marinig ang paninindigan sa boses ni Dustin, hindi na nagdalawang isip si Jake at agad na ipinarating ang mensahe sa iba pang 40 magsasaka sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan na naglalaman ng detalyadong paliwanag ng plano. Come! Nag-iisip pa ng paraan para makaalis dito ha. Kayong mga tao huwag lang kayong sumuko. Malalaman mo na ang lahat ng iyong pag-asa ay walang kabuluhan kapag sa wakas ay harapin mo ang katotohanan ng iyong sitwasyon. Napaisip si Jim, habang pinagmamasdan sila, dahil sa kanyang malakas na pangunawa sa kanyang espiritual na kahulugan. Ito ay isang laro ng bata para sa kanya upang mapansin kung ano ang binabalak gawin ng mga tao. Hindi talaga inaasahan ni Jim ang ganitong mga hadlang sa kanyang mahusay na hanay ng sakripisyo. Bukod dito, gumastos na siya ng napakaraming espiritual na enerhiya para mapanatili ang mga magic array at ang maraming pag-atake sa altar. Deep inside, lalo na siyang naiinip at naiinis sa sitwasyon. Dahil sa kawalan ng pasensya, bigla siyang naglipat ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa posteng bato sa ilalim niya.
Ang kanyang enerhiya ay agad na ipinadala, at naging isa pang barrage ng pag-atake sa altar. Ang kulay abo-puting fog ay gamulong na parang bagyo sa itaas ng altar kung saan ang daan-daang multo ay nagsimulang bumuho sa karamihan. Lumitaw ang mga maitim na kadena pagkatapos. Kasing kapal ng braso ng tao na humahanggos upang salakayin sila. Noong kumanda ka na palabasan ang mga taong ito sa altar. Mabilis na naghatid ng mensahe si Dustin kay Noong gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Sila ay nauubusan ng oras at ang mga bagay ay nagiging malayo na sa kamay. Sa isang kisap mata, lumitaw si Dustin sa tabi ng isang grupo ng mga magsasaka. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang spiritual sense chain mula sa loob ng kanyang soul sea. Na mas makapal pa kumpara sa mga dark chain na umaatake sa kanila. Bahagyang nanginag ang spiritual sense chain at lumabas mula sa soul sea ng Dustin. 1/3. Ang kadena ay kumiling sa ere ng ilang segundo bago ito biglang sumibol at nakuha ang lahat ng mga multo sa kanilang paligid. Na naghila sa kanila pabalik sa kailaliman ng soul sea ng Dustin. Ang diskarteng ito ay kilala bilang ang soul transforming skill. Nang makapasok ang mga multo sa soul sea ng Dustin. Isang proseso ng pagpino ang naganap sa tulong ng kanyang espiritual na pakiramdam. Ang prosesong ito ay magkukonvert sa mga multo sa kanyang espiritual na kapangyarihang pandama. Salamat sa kasanayang ito, nagawang wallisi ni Dustin ang lahat ng mga multo sa kanilang paligid. Pagkatapos ay isang bahagyang spatial pulsation ang biglang lumitaw sa tabi ng karamihan. Ang noom na nawala kanina ay biglang sumulpat ng wala sa oras. Mabilis niyang iniunat ang kanyang kulay abong kuko at kinamot ang hangin sa kanyang harapan na gumawa ng maliit na puwang. Pagkatapos ay lumitaw ang isang phantom claw mula sa biyak, at biglang tumama sa maitim na tanikala na nakapalibot sa mga magsasaka. Isang malamig na kislap ang nagmula sa matalim na kawit sa dulo ng kuko ng gnome. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Natuklasan ni Dustin na ang kuko ay talagang nabuo mula sa enerhiya ng kaluluwa ng hayop ng gnome. Parang extension ng soul energy niya. Dang dang dang. Pagkatapos ng sunod-sunod na mga tunog ng malulutong na kalabog. Ang mga maitim na tanikala sa paligid ng mga magsasaka ay hiniwa sa kalahati ng kuko. Nahulog sila sa sahig ng altar. At sumabog ng paisa-isa. Na naging maraming madilim na fragment ng espiritual na kahulugan. Parang dark fireworks show talaga. Ubusan muna. Parehong nagulat at natuwa si Jake nang makita niya ito. Namuna siya at mabilis na kumidlat palabas ng altar. Pagkatapos ay sumunod silang lahat kay Jake at sabay-sabay na ginalaw ang kanilang mga katawan. Ang bawat tao ay nag-activate ng kanilang pinakamabilis na mga kasanayan sa paggalaw ng katawan at mabilis na tumakbo palayo sa altar ng mas mabilis hanggat maaari. Habang tumatakas sila, ginamit ng lahat ang kanilang espiritual na kahulugan bilang isang kalasag upang maprotektahan ng mahigpit ang kanilang soul sea. Nang masaksihan ito ni Jim, galit siyang umungol at agad na itinuro ang kanyang kamay patungo sa tumatakas na grupo. At nagpadala ng serye ng mga espiritual na mensahe ng kahulugan. Sa gilid ng altar, ang iba't ibang mga ilusyon ay patuloy na lumitaw at sinubukang salakayin ang soul sea ng lahat ng mga magsasaka. Para silang mga patuloy na mikrobyo na sinusubukang salakayin ang katawan ng kanilang host. Ang walang tigil na paghampas ng maraming ilusyon ay labis na kayang tiisin sa kabila ng kanilang mataas na antas ng paglilinang. Sa loob ng ilang segundo, mahigit isang dosenang premium stage ng Imperial Realm Cultivator na ang espiritual na kapangyarihan ay bahagyang mas mababa kumpara sa iba ay nasakop ng mga ilusyon sa kanilang soul sea. Sa isang iglap, natagpuan nila ang kanilang sarili na nakulong sa loob ng isang mundong nilikha ng ilusyon. Ang bawat magsasaka ay nakulong sa ibang mundo ng pantasya. Na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa bawat isa sa kanila. Ang ilan ay umiyak, tumawa, nataranta, o natatakot sa isang bagay. Ang ilang may maalay na pag-iisip. Nagsimulang yamakap at humalik sa hangin sa kanilang paligid. Ito ay ganap na kaguluhan.
Higit pa rito, ilang iba pang mga magsasaka ang biglang nagbago ng landas at lumipad pabalik patungo sa altar. Sa kabila ng katotohanan na patuloy silang nagsasabi sa malakas na boses. Bilisan mo, tumakbo, umalis ka sa kakilakilabot na lugar na ito ng mabilis. Ito ay para silang nabaliw o bulag na nalilito. Ang iba pa sa mga magsasaka na hindi naapektuhan ng mga ilusyon ay tumigil sa pagtakas at tumayo na nabigla at natakot habang nasaksihan nila ang magulong eksenang naganap sa harap ng kanilang mga mata. Sa takot na maranasan ang pinagdadaanan ng kanilang mga kasama, patuloy nilang pinipigilan ang mga ilusyon na makapasok sa kanilang soulsy. Nang makita ni Dustin ang sitwasyon, agad niyang na-activate ang kanyang isip, at ang isang malakas na espiritual na kahulugan ay lumabas tulad ng isang buhawi. Nahamihip sa mga magsasaka upang itaboy ang mga ilusyon. Nagpa siya ang nom na tumulong din, at mabilis na itinaas ang kanyang kuko pasulong. Pagkatapos ay lumipad ang isang malaking bagay na hugis kuko na nilikha gamit ang enerhiya ng kaluluwa ng hayop at hinampas ang mga ilusyon sa harap ng mga walang magawang magsasaka. Basag! Ang mga magsasaka na nakakulong sa loob ng mga ilusyon ay biglang nakarinig ng sunod-sunod na tinig na tumutunog sa kanilang soulsy. Pagkatapos ang mga ilusyon ay agad na nawala, tulad ng niyebe na natutunaw sa ilalim ng matinding init ng araw. Habang ang iba pang mga magsasaka na lumalaban sa mga ilusyon ay agad na naramdaman ang malakas na presyon na dulot ng malakas ng mga ilusyon na bumababa. Bagamat ang espiritual na kapangyarihan ng pakiramdam ni Dustin at ng gnome ay teknikal na walang kalaban-laban kay Jim, at hindi nila kayang labanan siya sa one-on-one na labanan. Gayunpaman, nagawa pa rin nilang sirain ang magic erase gamit ang kanilang pinagsamang lakas. Dahil mas maganda pa rin ang dalawa kaysa sa isa, napalaya mula sa masasamang ilusyon. Lahat ng mga magsasaka ay masayang bumilis at tumakbo ng mas mabilis. Dahil sa kanilang panibagong pag-asa na makaligtas sa pagsubok, lahat sila ay hindi inaasahang nagamit ang kanilang walang katapusang potensyal at nakatakbo sa bilis na mas mabilis kaysa sa karaniwan. How dare you! Sa sandaling ito, si Jim, nagalit na umungol dahil sa galit. Sa wakas ay umalis sa kanyang posisyon at sumugod sa mga tumitakas na magsasaka upang habulin sila mismo. Ngayon, ito ay naging labis na panghihinayang sa puso ni Jim. Nagsisi siya sa pagiging nagmamadali at naiinip. Dapat ay mitigang naghintay siya hanggang sa katapusan ng sakripisyo bago maakit si Dustin sa Illusory Palace. Maiiwasan sana ang suliraning ito kung hindi dahil sa kanyang katangahang pagkakamali. Walang paraan na tatabi si Jim at bantayan ang 40 magsasaka na umaalis sa altar at walang ginagawa. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nagbago sa isang malaking lilam. At tulad ng isang lawin, ito ay lumubog sa mga magsasaka. Ang anino sa kalangitan ay naglabas ng espiritual na kahulugan na umatake din sa mga tumitakas na magsasaka. Ang lahat ng espiritual na kaluluwa ng mga magsasaka ay pinigilan ng isang hindi nasasalat na puwersa. Naiwan silang lahat na hingal at pagod. Si Dustin, ang gnome at ang 4 na Master Realm Warrior ay nasa mas magandang sitwasyon kaysa sa iba. Ang mga mandirigmang iyon sa premium na yugto ng Imperial Realm ay pinanghinaan ng loob. Pumagal pa sila. Minamanipula ni Jim ang mga espiritual na itim na tanikala na iyon upang salakayin ang mga gulat na magsasaka. Ang mga tanikala ay dumating sa mga magsasaka na parang malalakas na itim na alon. Dumagsa din ang mga kaluluwa patungo sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Nahuli ng mga kadena ang 3 mandirigmang Imperial Realm ng sabay-sabay. Nakadina at nagpupumiglas. Sumigaw sila nang humiwalay ang kanilang espiritual na kaluluwa sa kanilang mga katawan. Si Jim ay nagpakita sa harap ng mga espiritual na kaluluwa. Gamit ang kanyang higanteng kamay, inagaw niya ang mga kaluluwa at mabilis na nilamon. Matapos itong makita, patuloy na sinalakay ni Dustin at ng gnome ang mga tanikala gamit ang kanilang mga espiritual na pandama upang maiwasan ang mga ito na saktan ang ibang mga mandirigma.
Alam nilang ang paghawak sa mga tanikala na iyon ay nakaubos ng kanilang espiritual na kahulugan. Gayunpaman, wala silang ibang pagpipilian. Ang mas maraming kaluluwa ng mga mandirigma na natupok ni Jim, mas naging malakas siya. Alam nilang kailangan nilang iligtas ang mga magsasaka. Kapag ang mga kaluluwa ay lumapit sa mga mandirigma, ay activate ni Dustin ang soul transforming skill upang kumuha ng enerhiya mula sa kanilang mga kaluluwa. Pagkatapos ng ilang pagsasanay, sinisimula na niyang makabisado ang kanyang soul transforming skill. Ang pag-aalaga sa mga kaluluwang iyon ay isang madaling gawain para sa kanya. Sa isang iglap, nagawa niyang linisin at i-reset ang 100 kaluluwa. Aha! I finally made it! Masayang bulalas nang nasa labas ng altar. Si Tyson iyon. Haha, ako rin. Muntik na akong maging pagkain ng matandang iyon. Sa puntong ito, matagumpay na nakatakas sa altar ang 4 na Master Realm Warriors. Ang mga mandirigma sa premium stage ng Imperial Realm ay nakulong pa rin sa altar. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa 4 sa Master Realm, sila ay mas mabagal at ang kanilang espiritual na mga pandama ay mas mahina. Damn it! Ginulo mo ang plano ko. I will not spare you. I will trap your spiritual soul into the soul collecting bottle. Singal ni Jim kay Dustin. Dahil ang 4 na Master Realm Warriors ay tumakas sa altar. Galit na galit siya. Pinandilatan niya ng mata si Dustin at ang gnome. Binilisan niya at naabutan ang mga cultivator na iyon sa premium stage ng Imperial Realm na tumatakas. Inabot niya ang kanyang malaking kamay at inatake ang mga magsasaka mula sa langit. Namutla ang mukha ng mga mandirigmang iyon dahil sa takot. Naramdaman nila ang lakas ng espiritual na pakiramdam ni Jim at nanginginig sila. Gamit ang kanyang isip, binato ni Dustin ang 20 spiritual sense flying spears sa malaking palad ni Jim. Inactivate ng gnome ang kanyang kakayahan sa teleportation. At pagkatapos ay lumitaw sa likod ni Jim. Gumawa siya ng 3 malalaking kuko na nabuo ng Beast Soul Energy at binaril niya ito sa likod ni Jim. Pumunta ka sa impyerno. Napaungol si Jim. Inagaw niya ang lahat ng 20 spiritual sense flying spears na binaril ni Dustin. Habang hawak niya ang mga sibat, nagkapira-piraso ang mga ito. At pansamantala, tinapik niya ang mga kuko na nabuo ng enerhiya ng kaluluwa ng hayop sa likod ng kanyang isa pang malaking kamay at ang mga kuko ay nawasak. Naramdaman ni Dustin at ng gnome ang isang napakalakas na espiritual na pakiramdam na dumarating sa kanila. Umatras sila, nagpakawala ng hindi marinig. Masakit na hiyalanghing. Naramdaman ng dalawa na nasira ang soul seas nila. Muling inabot ni Jim ang kanyang biktima. Kaagad, kinuha niya ang mga espiritual na kaluluwa mula sa soul seas ng 5 mandirigma. Si Dustin at ang gnome ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at muling sumugod kay Jim. Ito ang unang pagkakataon na ang soul sea ng Dustin ay pinahina ng isang kaaway. Napakasakit at ang kanyang ulo ay pumipintig. Gayunpaman, hindi siya umaatres. Nabuhay siya para sa isang hamon. Binalak ni Jim na kunin ang kanyang kaluluwa at sakupin ang kanyang katawan. Kapag nilamon niya ang mga kaluluwa ng mga magsasaka, siya ay magiging mas mabuti at lalakas. Sa ganoong paraan, mahihirapan ako. Dapat ko siyang pigilan sa pag-atake sa iba pang mga magsasaka sa anumang paraan. Nagpa siya si Dustin. Gumawa siya ng 120 spiritual sense flying spears at binaril ang mga ito kay Jim. Nabasa ng gnome ang isip ni Dustin. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nagpa siya siyang tulungan si Dustin. Ang mga kuko na gawa sa enerhiya ng kaluluwa ng hayop ay patuloy na tumatama kay Jim. Nilamon na ni Jim ang isa pang kaluluwa ng 5 magsasaka. Bueno, ngayong hindi ka na makapaghintay na mapatay ang iyong sarili. Tutuperin ko ang iyong hiling. Mahigpit na sigaw ng matanda. Sa pagharap sa walang tigil na pag-atake ni Dustin at ng gnome. Kailangan niyang lumaban. Inarang niya ang mga sibat at sinira ang mga kuko. Pagkatapos nito, iniabot niya ang kanyang mga kamay upang salakayin si Dustin at ang gnome. Alam na hindi nila kinaya ang suntok ni Jim.
Sumigaw si Dustin. Takbo. Ginamit ng gnome ang kanyang kakayahang magteleportasyon. Binaril ni Dustin si Jim ng 20 pang spiritual sense flying spears. At nang hindi nag-aksaya ng 1 minuto, inactivate niya ang kanyang Thunderbolt movement skill. Naging invisible at umatras. Gayunpaman, ang Thunderbolt movement skill na ipinakita ni Dustin ay hindi gumana tulad ng space teleportation na ginamit ng gnome. Sa pamamagitan ng paggamit ng kakayahan sa teleportasyon, nagawang lumipat ng gnome sa ibang dimensyon. Walang makatuntan sa kanya. Para kay Dustin, ang Thunderbolt movement skill ay nakatulong lamang sa kanya na makakilos ng mas mabilis. Kahit na walang makakakita sa kanya ng ordinaryong mga mata, nakikita pa rin siya ni Jim sa kanyang malakas na espiritual na kahulugan. Alam niyang nandito siya, naiwasan ni Dustin ang welga ni Jim. Ngunit nataman siya ng espiritual na kapangyarihang binitawan ng malaking palad ni Jim. Ang agresibong espiritual na kapangyarihan ng pakiramdam ay umiwas sa soul sea ni Dustin at tumama sa kanyang espiritual na kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay nasugatan. Dumudugo si Dustin mula sa kanyang bibig. At ang kanyang mukha ay namutla. Anak, ayos ka lang ba? Lumitaw ang gnome sa tabi ni Dustin at nakitang hindi maganda ang lagay niya. Alam niyang kailangan niyang tumulong. Naglagay ang gnome ng malambot na enerhiya ng kaluluwa ng hayop sa ulo ni Dustin upang protektahan ang kanyang soul sea. Ang matandang ito ay may nakakatakot na espiritual na kahulugan. Sabi ni Dustin, sa tulong ng gnome, ang kaluluwa ni Dustin ay napalaya mula sa pag-atake ng espiritual na kahulugan. Habang si Dustin at ang gnome ay nakikipaglaban kay Jim, ang natitirang mga mandirigma sa premium na yugto ng Imperial Realm ay matagumpay na nakatakas sa altar. Salamat sa Diyos. Nakalabas na rin ako. Buhay ako. Tumakas ako sa impyernong iyon at nakaligtas. Ang mga mandirigma ng Imperial Realm ay tuwang-tuwa na nakaligtas. Ngunit nakakulong pa rin ang binatang iyon sa altar. Ah, nag-alala ang ilang mandirigma ng Imperial Realm tungkol kay Dustin. Pakiramdam nila ay may utang sila sa kanya dahil itinaya niya ang kanyang buhay para iligtas sila. Huwag mong isipin na ligtas tayo dahil nakatakas tayo sa altar na iyon. Itong Illusory Palace ay ang lugar ng matandang iyon. Kaya nasa panganib pa rin. Tayo, wala tayong panahon na mag-alala sa kaligtasan ng brat na iyon. Ang dapat nating gawin ay takasan ang Illusory Palace na ito sa lalong madaling panahon. Malamig na ba maantong? Ininga si Tyson. Ang iba ay nakatitig lang at tumanggo. Ang 4 na Master Realm Cultivator at mahigit 30 warriors sa premium stage ng Imperial Realm ay agad na tinungo ang gate ng palasyo. Sa loob ng sacrificial altar, nang mapansin na nakatakas ang lahat ng mga magsasaka, nakakagulat na naging mahinahon si Jim at naka-poker face ang tingin kay Dustin at sa gnome. What a grand and perfect sacrifice array I had set. Pero sinira mo ito. Kung hindi mo ginulo ang plano ko. Sinira ko na sana ang pot na soul undermining spell. Ngayon, lumipas na ang napiling oras. Kalimutan mo na iyon. Kailangan kong humanap ng 1 pang oras para simulan muli ang array. Bakas ang pagkadismaya sa boses ni Jim. Spell na nakakasira ng kaluluwa. Nang marinig iyon, parehong tumigil si Dustin at ang gnome sa 1 segundo. Ano ang soul undermining spell? Ito ba ang dahilan kung bakit niya ginamit ang array at nilamon ang napakaraming espiritual na kaluluwa? Akala nila, ha, postahan ko kayong dalawa ay hindi pa nakarinig ng soul undermining spell. Matagumpay na sabi ni Jim. Siya ay pagiging weirdly kalmado at nakolekta. Ang kanyang kasalukuyang ekspresyon ay kalmado at ang kanyang tono ay ban-eyed. Naginawa sa kanya na tila isang mabait na matanda. Pero sa totoo lang, hindi siya, sayang, ako, si Jim, ay minsang naging bayani sa Prime Martial World. Noong nasa kaluwalhatian ako, kaya kong gawin ang Prime Martial World na manginig sa ilalim ng aking mga paa. Kung hindi ako isinumpa ng moldita na matandang bastard sa digmaan sa pagitan ng mga dalawang mundo.
Hindi sana ako nahulog ng ganito na stop bilang isang kakaibang bagay na hindi tao o kaluluwa. Nang maalala ni Jim ang nangyari sa kanya, lumungkot ang mukha niya. Kaha, binata, sinadya kong simulan ang pag-agaw pagkatapos kong pag-aanan ang 30% na epekto ng soul undermining spell sa sacrifice array. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Inayaan mo silang makatakas sa aking hanay. Kaya ngayon mayroon na akong na-execute muna ang snatch. Pagkatapos ay pipili ako ng isa pang oras para ay restart ang array. Young man, you'd better not work against me. Kahit na atakihin mo ako ng gnome, walang paraan na makakaligtas ka sa pag-agaw. Jim malamig na sabi, nang marinig iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Dustin. Naiisip niya na hinding-hindi na maaagaw ng matandang Castellan ang kanyang katawan. Kung sisirain niya ang sacrifice array para pigilan ang kanyang espiritual na kaluluwa sa paggaling. Gayunpaman, ngayon niya napagtanto na ito ay ang kanyang pagnanasa lamang. Noong kakalabanin pa lang niya ang matandang Castellan para manalo ng ilang oras para tumakas ang mga magsasaka. Naunawaan ni Dustin na may kakayahan ang matandang Castellan na agawin ang kanyang katawan kahit na hindi siya ganap na gumaling. Dahil ang espiritual na pakiramdam na inilabas ng matandang Castellan ay masyadong nakakatakot at makapangyarihan. Ang mas masahol pa, ang espiritual na kaluluwa ni Dustin ay nagdurusa sa mga pinsalang natamo niya sa labanan. At ang kapangyarihan ng kanyang espiritual na pakiramdam ay tiyak na humina. Kung sinimula ng matandang Castellan ang snatch na yun, maliit ang tsansa ni Dustin na manalo. Ang gnome ay nakakonsumo din ng maraming enerhiya ng kaluluwa ng hayop sa panahon ng laban. Ngayon, pagod na ang gnome at halos maubos ang kanyang beast soul energy. Your name is Dustin. Right. I'll remember you. Isang karangalan ang maalala ng isang cultivator ng Holy Realm. Kaya dapat kang mamatay ng walang pagsisisi. Pagkatapos kung matalo ang iyong espiritual na kaluluwa at agawin ang iyong katawan. Ikaw ay maging ako, at ako ay magiging iyo. Dahil ang aking espiritual na kaluluwa ay isasama ang iyong katawan. Sa ilang lawak, ikaw ay patuloy na mananatili sa mundo. Sa sandaling natapos ni Jim ang kanyang mga salita, ang napakalaking anino na talagang espiritual na kaluluwa niya ay biglang namuo at nagsimulang bumaril sa soul sea ng Dustin. Nagulat, nagpakawala si Dustin ng 20 spiritual sense spears sa isang iglap. Nagmamadali, nagtayo siya ng mga pader sa paligid ng kanyang soul sea sa buong lakas na kanyang makakaya. Kasabay nito, umiwas siya at umikot gamit ang Thunderbolt movement skill. Damn you! How dare you! Ang gnome ay sumiklab. Ang gnome ay gumugol ng isang taon kasama si Dustin at sila ay nakabuo ng isang malalim na pagsasama. Nang makitang nakulong si Dustin sa ganitong delikadong sitwasyon, inilabas din ng gnome ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ito ay isang desperadong labanan. Ang kanyang beast soul energy ay naging mabibigat na swell na pumuputok patungo sa flash. Sa kabila ng pagbibigay ng kanilang lahat, ang kanilang mga pagsisikap ay hindi naging matagumpay. Ang espiritual na pakiramdam ni Jim ay mas malakas kaysa kay Dustin at sa gnome. Ang flash na naging siya ay dumaan sa mga hadlang at umiwas sa kanilang mga pag-atake. Naumabot sa soul sea ng Dustin bago pa magawa ni Dustin ang anumang bagay tungkol dito. Biglang lumitaw ang espiritual na kaluluwa ni Jim sa soul sea ng Dustin. Kaha, binata. Mayroon ka talagang mahusay na kakayahan at potensyal. Ang iyong cultivation base ay nasa katamtamang yugto lamang ng Sky Realm. Ngunit ang iyong espiritual na pakiramdam ay mas malakas kaysa dapat sa iyong cultivation base level. Matapos niyang makapasok sa soul sea ng Dustin, mas malinaw na naunawaan ni Jim kung gaano kahusay si Dustin sa paglinang ng kanyang espiritual na kahulugan. Oh! May soul-warming bead ka rin sa soul sea mo. Hindi ito nakakatulong ng malaki. Pero nakakatulong ito. Wow! Na-master mo na ang level 3 ng sword potential at nakakuha ka ng 3 streak ng spiritual sword aura. Ikaw ay isang magsasaka ng espada.
Nagkomento si James sa mga nagawa ni Dustin at patuloy siyang pinuri. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang pag-agaw. Ito ay hindi isang tunay na mang-agaw kung siya lamang bullpin down Dustin's espiritual na kaluluwa. Ang tunay na pag-agaw ay ang matuno at sumipsep ng lahat ng mga bagay sa dagat ng kaluluwa ng Dustin tulad ng espiritual na kaluluwa. Pag-iisip, memorya, damdamin, at adhikain, upang pangalanan lamang ang ilan. At saka, kailangan niyang makuha ang kontrol sa katawan ni Dustin. Matapos ang lahat ng mga bagay na ito ay nagawa, pagkatapos ay natapos na niya ang tunay na pag-agaw. Kapag ang espiritual na kahulugan ng isang magsasaka ay sapat na makapangyarihan, natural na magkakaroon siya ng kakayahang kumpletuhin ang isang pag-agaw. Hinding-hindi madaling susuko si Dustin. Sa sandaling sinunggaban ni Jim ang kanyang espiritual na kaluluwa, napakuyong si Dustin ng kanyang mga ngipin at nagpupumiglas ng husto. Ipinatawag niya ang tatlong buhit ng spiritual sword aura na nagtatanggol sa kanyang espiritual na kaluluwa para umatake. Sa ilang mga pakikibaka, naglabas sila ng mga sinag ng espada na naglalayong kay Jim. Bagaman may malaking potensyal ka sa sword martial art, ang pagkatalo sa iyo ay isang piraso ng cake, gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Tumalbog si Jim sa lahat ng mga strike ng spiritual sword aura. Nang magsalita siya ay natahimik siya. Ang kanyang paggalaw ay hindi nagmamadali o mabagal. Halos mapayapa, sa oras na iyon, sa pamamagitan ng kanyang kakilakilabot na makapangyarihang espiritual na kahulugan, si Jim ay nanalo sa snatch na ito. Parang nakaupong pato si Dustin. Sa utos ni Dustin, ang tatlong buhit ng spiritual sword aura ay muling itinuro sa matanda. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, inarang muli ni Jim ang tatlong strike ng spiritual sword aura. Pagkatapos ay kinokontrol ni Dustin ang tatlong strike ng spiritual sword aura upang muling tumalikod sa pag-atake sa lumang kastelan. Kumunot ang noo ni Jim. Binata, alam mo na hindi mo ako masasaktan sa mga strike na ito ng spiritual sword aura. Bakit mo ako patuloy na inaatake sa kanila? Maaari ka ring umalis. Sa katunayan, naniniwala pa rin si Dustin na mayroong isang kislap ng pag-asa upang talunin ang matandang Castella. Umasa siya sa sinulid ng kalooban ng Sword Emperor na nakatago sa isang lugar sa kanyang sosi. Hindi niya kayang sumuko. Alam niya na ang espiritual na kahulugan na nakapaloob sa hibla ng kalooban ng Sword Emperor ay mas malakas kaysa sa kanya. Kahit na ito ay isang hibla ng kalooban na naiwan ilang siglo na ang nakakaraan. Sa makatuwid, patuloy na ibinigay ni Dustin ang lahat ng mayroon siya upang maisigawa ang kanyang spiritual sword aura para salakayin ang matandang kastelan. Samantala, hindi niya napapansing nagpadala ng mga sinag ng sword radiance at streaks ng sword aura sa kalooban ng Sword Emperor na nagtago sa kanyang soulsy. Sinusubukan niyang buhayin ang kalooban ng Sword Emperor. Hindi napigilan ni Jim na matawa nang makita niyang ina-activate ni Dustin ang tatlong spiritual sword auras para atakihin siya. Taos puso siyang nag-enjoy na panoorin si Dustin na nagpupumiglas ng mahina. Ang buong sitwasyon ay medyo katulad ng isang pusa na pinaglaruan ang isang daga. Ang biktima nito, bago ito kainin, si Jim, natural, ay ang pusa at si Dustin ay ang daga. Well, boy, huwag kang malungkot. Once I swallow your spiritual souls, you will become a part of me. Baka balang araw, mabubuhay ako sa mundo bilang ikaw. Kasama ang iyong identity, I will treat your relatives, friends at mga asawang mabait. Tinuya ni Jim si Dustin at dahan-dahang lumapit sa kanyang mga espiritual na kaluluwa. Nadama ni Dustin ang kanyang espiritual na mga kaluluwa na humihinga sa ilalim ng presyon ng espiritual na pakiramdam ni Jim. Ako ba ay tiyak na mamatay sa ganitong paraan? Ngayon, napaisip si Dustin. Naalala niya ang kanyang nakaraan. Noong unang panahon, isa lamang siyang walang pangalan na disipulo ng Sunset. Ngunit pagkatapos ng mga taon ng pagsisikap, siya ay naging isang master.
sa pag-iisip kung ano ang kanyang dinanas at pinagdaanan. Napagtanto ni Dustin na ang kamatayang tulad nito ay hindi katanggap-tanggap. Nang walang solusyon sa kanyang isip, si Dustin ay nauutol sa kawalan ng pag-asa. Biglang, isang agos ng malakas at malakas na layunin ng espada ang sumambulat at pumailan lang sa kalangitan. Naramdaman ni Dustin ang mga huni na umaalingaungaw sa kanyang soulsy. Ang masaganang sword intent at sword silhouette ang bumalot sa buong lugar. Napinawi ang kalangitan at tinatakpan ang araw. Ano yan? Sabi ni Jim sa palaisipan. Napansin din niya ang abnormal na fenomenon. Natuwa si Dustin. Dahil maganda ang resulta ng pagtatangka niya. Sa susunod na sandali, isang malakas na sinag ng matalim na liwanag ng espada ang bumulwak mula sa soul sea ng Dustin. Pagkatapos ang liwanag ng espada ay naging malabong anino ng Sword Emperor. Ang Sword Emperor ay buong pagmamalaki na nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Medyo malakas ang mga aura ng espada sa paligid niya. Ang emperador ay nagtaas ng isang maharlikang hangin. Mukha siyang dominante na ang buong salita ay tila nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Isang piraso ng testamento sa Imperial Stage na pagmamayari ng Sword Emperor. Boy, hindi ko akalain na may isang hibla ng kalooban ng Sword Emperor sa Soul Sea mo. Jim murmured. Ayaw tanggapin ito. Bueno. Alam ko nga ang iyong espiritual na mga kaluluwa ay nasa banal na yugto. Anong gusto mo? Plano mo bang lunukan ang kanyang mga espiritual na kaluluwa? Tanong ng Sword Emperor, na malamig na nakatingin kay Jim. Maliwanag. Hindi gaanong inisip ng Sword Emperor si Jim. Si Dustin ang aking disipulo. Ipinapayo ko sa iyo na isuko ang iyong plano. Kung hindi, papatayin kita. Ang Sword Emperor ay nakatayong matatag sa pagitan ni na Dustin at Jim. Ang batang iyon ba ay iyong disipulo? Tanong ni Jim na may pagdududa na nakatingin sa Sword Emperor. Si Jim ay nasa banal na yugto noong siya ay nabubuhay. Ngunit ang nasa harapan niya ay isang piraso ng testamento sa Imperial Stage. Kailangan niyang mag-ingat. Dahil malinaw na alam niya ang pagkakaiba ng Imperial Stage at ng Holy Stage. Kahit na ang nakatayo sa harapan niya ay hindi isang tao sa Imperial Stage ngunit ang kanyang kalooban. Medyo natatakot at nag-aalala pa rin si Jim. Sandamakmak na ideya ang pumasok sa isipan ni Jim. Sa huli, nakagawa siya ng desisyon. Isang mabangis na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Walang venture. Wala. Ang katawan ni Dustin ay top grade at may walang katapusang potensyal. Kung susuko ako ngayon, baka hindi ako mapalad na makatagpo muli ng ganoong kalaking katawan. Higit pa rito, kahit na ang piraso ng kalooban ng Sword Emperor ay nasa Imperial Stage. Kalahati ng kapangyarihan nito ay tiyak na naubos habang lumilipas ang panahon. Kung mismong ang Sword Emperor ang tumayo sa harapan ko, mas mabuting umiwas ako sa kanya. Ngunit ngayon ang nasa harap ko ay isang piraso ng kalooban ng Sword Emperor. Bakit ako matatakot dito? Desidido si Jim na lumaban at naging mas mabangis. Ang espiritual na kahulugan na inilabas ni Jim ay katumbas ng layunin ng espada at ang aura ng espada na nagmula sa Sword Emperor. Sa pagmamasid sa mga pag-unlad, ang desisyon ni Jim ay maliwanag kay Dustin at sa Sword Emperor. Mukhang desidido ka na patayin ang alagad. Ko, pagsisisihan kita, malamig at mahina hong sabi ng Sword Emperor. Parang nabasa ng Sword Emperor ang isip ni Jim. Well, isa ka lang piraso ng Sword Emperor's will. Stop playing these childlike tricks. Ako ang sisiryo sa iyo. Sabi ni Jim at pagkatapos ay sumugod na parang bala diretso sa Sword Emperor. Pumuhos mula sa kanyang katawan ang mga piraso ng espiritual na kahulugan. Tulad ng malalakas na alon. At marahas nilang inatake ang Sword Emperor. Damang-dama ng mga espiritual na kaluluwa ni Dustin kung gaano kalakas ang espiritual na kahulugan at hindi napigilan ang pag-atres ng ilang hakbang. Anak, oras na para magpaalam tayo. Pero bibigyan kita ng regalo. I wish you good luck.
Pulong ng Sword Emperor kay Dustin. Regalo, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Dustin. Ang mga espiritual na kaluluwa ng lalaki ay dakila at makapangyarihan. Hindi ko siya matatalo ngayon. Ngunit sa isang lihim na pamamaraan, maaari kong sabog ang aking sarili at gawin siyang mawala ng kakayahan sa isang minuto. Isang minuto. Kailangan mong kunin ang pagkakataong ito at gamitin ang soul transforming skill na iyong natutunan. Para pinuhin ang kanyang mga espiritual na kaluluwa at makuha ang kapangyarihan. Tandaan na maging mabilis at huwag siyang bigyan ng oras para gumaling. Or else walang saysay ang pasabog ko. Kapag na-absorb mo na ang kapangyarihan ng kanyang mga espiritual na kaluluwa, ang iyong espiritual na pakiramdam ay lalakas at magagawang tunawin. Mabilis na bulong ng Sword Emperor kay Dustin. Malinaw na naunawaan ni Dustin ang kanyang mga hangarin. Nagulat si Dustin na binalak niyang pasabugan ang kanyang sarili at bigyan si Dustin ng isang pagkakataon na pinuhin si Jim. Ang Sword Emperor ay nananatili sa Soul Sea ng Dustin sa loob ng ilang araw. Malinaw niyang alam na natutunan ni Dustin ang soul transforming skill na natutunan ni Dustin. Guro, hindi karapat-dapat na pasabugan ang iyong sarili para sa kapakanan ko. Ang pagkakaroon ng pananatili kasama ang Sword Emperor sa loob ng ilang araw. Itinuring siya ni Dustin bilang kanyang Panginoon at iginagalang siya ng husto. Nag-aatubili siyang hayaan ang Sword Emperor na isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ni Dustin. Huwag kang mag-atubili. Isa lang akong kopiraso ng kalooban. Hindi ang tunay na Sword Emperor. Kahit hindi ako sumabog sa sarili ko, mawawala rin ako sa huli kapag naubos na ang kapangyarihan ko. Bilang practitioner ng swordsmanship, dapat tayong maging matibay at matapang. Hindi dapat mag-alinlangan ang mga magsasaka. Galit na sabi ng Sword Emperor. Na parabang binaygo siya ni Dustin. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Dustin na sumagot, tinalikuran siya ng Sword Emperor. Si Jay may abala sa pag-activate ng dakilang kapangyarihan ng kanyang espiritual na kahulugan at ginagamit ito upang salakayin ang Sword Emperor. Ang Sword Emperor ay lubos ding hinihimok ang kanyang sword antennas at sword aura na labanan ang puwersa ng mga espiritual na kaluluwa ni Jim. Ngunit ang kapangyarihan ng espiritual na mga kaluluwa ni Jim ay nakahihigit. Patuloy na umaban si Jim habang ang Sword Emperor ay kailangang humakbang paatros. Kaha, ito ba ang kapangyarihan ng kalooban ng Sword Emperor? Napaka-pathetic at katamtaman. Hindi pa ako nakipag-away sa sinuman sa Imperial Stage. Pero ngayon, maswerte akong lumaban sa'yo. Wawasakin kita at masisiyahan sa tagumpay na sirain ang iyong espiritual na pakiramdam. Sigurado si Jim na mananalo siya at tumawa ng mayabang. Ha, kung nandito ang totoong katawan ko, wala ka na sana at madali kitang napatay sa isang daliri lang. Umuso ang Sword Emperor. Kaha. Sayang wala dito ang tunay mong katawan. Tumawa si Jim at sinabi. Walang pakialam sa iniisip ng Sword Emperor. Ang Sword Emperor ay mabilis na humakbang paatras habang si Jim ay nakalapit sa kanya sa isang sandali. Pagkatapos ng hakbang-hakbang na paghahanda, ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ni Jim ay umabot sa walang kapantay na antas ng lakas. Ang mga agos ng napakalaking espiritual na kahulugan na nakikita kahit sa mata, ay umaagos tulad ng isang mabangis na bagyo. Sa kabilang banda, ang sword aura at sword intent na nilikha ng Sword Emperor ay humina at humina. Habang ang isa ay lumalakas at lumalakas sa isang minuto, ang isa naman ay humihina at humihina. Mukhang nakatakda na ang laro. Kaha, ikaw ba si Sword Emperor? Well, malalaman ko na ang pakiramdam ng pagsira sa isang Imperial Stage Cultivator. Kampante at ipinagmamalaki ng kanyang kalamangan. Ibinalik ni Jim ang kanyang ulo at humagalpak ng tawa. Kaagad, ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay nagkaroon ng anyo ng dalawang malalaking espiritual na kamay. Ang dalawang kamay ay pumuslit sa magkabilang gilid at sumugod patungo sa Sword Emperor. Sa lahat ng ito,
Patuloy na sinusubukan ng Sword Emperor ang kanyang makakaya upang labanan ang espiritual na kahulugan na inilabas ni Jim. Tila lubos na imposible para sa kanya na maiwasan ang pagsulong ng stroke. Pero malinaw sa isip niya si Dustin. Ang maliit na butil ng kalooban ng Sword Emperor ay hindi tugma para kay Jim. Totoo iyon. Ngunit hindi ito maaaring maging mahina na matalo sa ilang round lamang. Halata kay Dustin na ang Sword Emperor ay nagpapakita ng kahinaan upang mahikayat si Jim na lapitan siya. Iyon ay magbibigay ng pagkakataon sa Sword Emperor na sumabog ang sarili at mapinsala si Jim. Ngunit sa paggawa nito, pareho silang mamamatay. Gaya ng inaasahan, dalawang gulit ng mabangis na ningning ng espada ang biglang kuminang mula sa mga mata ng Sword Emperor at napatitig kay Jim. Matandang aso, ngayon ang iyong huling araw. Habang binibigkas ni Sword Emperor ang mga salitang ito, ang kanyang momentum ay lumago sa isang napakalaking antas. Umabant siya ng isang hakbang. Niyakap ng mahigpit si Jim. Shit! Naalarma na sigaw ni Jim. Isang napakalaking pakiramdam ng paparating na mga krisis ang bumangon sa kanyang puso. Ngunit huli na para sa kanya na gumawa ng mga hakbang upang pigilan ang Sword Emperor. Sa sandaling hinawakan ng Sword Emperor si Jim, isang nakakasilaw na ball ang pampasabog ang lumabas mula sa katawan ng Sword Emperor. Pagkatapos ay humigit kumulang daan-daan. Libo-libo, 10,000 batis ng Sword Intent at Sword Aura ang lumabas mula sa katawan ng Sword Emperor. Tinusok nila ang katawan ni Jim para maghiwa at magwasak. Hindi makatakas dito. Naiikot na lamang ni Jim ang kanyang katawan sa sobrang sakit. Sa wakas, sumabog ang buong katawan ng Sword Emperor. Noo! Dahil sa hindi inaasahang mabigat na suntok, sumigaw si Jim sa kawalan ng pag-asa. Walang magawa si Dustin na nasaksihan ang katawan ng Sword Emperor, na nabuo sa pamamagitan ng kanyang kalooban, na sumabog sa harap ng kanyang mga mata. Walang katapusang sentimiento at pagkakasala ang bumalot sa kanyang mga ugat. Ngunit alam niyang walang oras para mag-alinlangan sa ilalim ng mga kalagayang ito. Nagpasya siya na hindi niya bibigyan ng oras si Jim para mabawi ang kanyang lakas. Pinasimula ng isip ni Dustin. Lumitaw ang isang spiritual sense chain na mas makapal kaysa sa braso ng isang may sapat na gulang. Itinali nito ng buo si Jim ng isang whoosh sound. Ang soul transforming skill ay hinimok. Kaagad, ang mga tipak ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa ay nalinas mula sa katawan ni Jim at napunta sa espasyo ng soul sea ng Dustin at nahalo sa espiritual na enerhiya ng pakiramdam ni Dustin. Anak, anong gusto mong gawin? Sinisikap ni Jim na pigilan ang enerhiyang nalilikha mula sa pagsabog ng Sword Emperor mula sa pagwasak sa kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon ay tila may iniisip si Dustin. Bigla niyang nakitang mabilis na umaagos palayo ang kanyang espiritual na sense energy. Napaungol siya sa galit habang nagtataka at kinikilabutan sa kinikilos ni Dustin. Haha, matandang aso, walang pakundangan na hindi gumanti. Inahanap-hanap, muna ang aking espiritual na lakas ng pandama. Hindi ba? Ngayon naman ang aking pagpipino sa iyo. Pakiramdam mo ay panatag ka. Ikaw ay magiging bahagi ng aking espiritual na lakas ng pakiramdam sa hinaharap. 2/3. Hanggang sa panahong iyon ikaw ay ako. At ako ay ikaw. Sa paraang ito ay mananatili ka pa rin. Dapat mong pakiramdam na magaan ang pakiramdam na magiging bahagi ka ng aking espiritual na lakas ng pakiramdam. Maging masaya dahil ako ay isang potensyal na binata. Binago ni Dustin ang tono ng boses para gayahin ang boses na kinausap siya ni Jim kanina. Anak, nananaginip ka. Pilit na pinipigilan ni Jim ang pagpino ni Dustin. Gayunpaman, ang malakas na puwersa na nalikha mula sa pagsabog sa sarili ng Sword Emperor ay patuloy pa ring sumisira sa kanyang katawan. Halos hindi makapag-effort si Jim na harapin si Dustin. Alam din ni Dustin na ito ay isang panandaliang pagkakataon. Kung magagamit niya ito, naalis na niya ang kanyang karibal.
Hindi magagawang pinuhi ni Dustin si Jim kung magkakaroon siya ng oras o pagkakataon upang mabawi ang kanyang lakas. Kaya naman kinailangan ni Dustin na kumilos ng mabilis at walang awa. Sinubukan ni Dustin ang kanyang makakaya na hikayatin ang kanyang soul-transforming skill sa buong lawak. Ang lahat ng kanyang espiritual na kahulugan ay inilagay sa proseso ng pagdadalisay. Sa kabilang banda, ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ni Jim ay humihina sa napakabilis na bilis. Sa una, ito ay unti-unting umuurong. Pagkatapos, nakatakas ito na parang makapal na batis na umaagos. Sa wakas, tulad ng isang malawak na ilog, nasira nito ang dike at bumulwak. Ganap na wala sa kontrol. Hindi. Damn it. Duwag kang bastard. Sa sandaling ito, si Jim ay natama ng matinding takot at kawalan ng kakayahan. Nahaharap sa panloob na pag-atake mula sa pagsabog ng Sword Emperor at isang panlabas na pag-atake mula sa kasanayan sa pagbabago ng kaluluwa ni Dustin. Lubos siyang natakot, pakiramdam niya ay wala siyang magawa, at nanghihina sa bawat sandali na lumilipas pagkatapos ng isang dosenang mabigat na paghinga. Nanghina ang katawan ni Jim at lalong nag-ilusyon. Pati ang laki nito ay lumiliit na. Ang Jim na ngayon ay nasa soul sea ng Dustin ay ang espiritual na kaluluwa ng totoong tao na si Jim. Nawawala na siya ng lakas ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Kaya lumiit din ang laki ng espiritual na kaluluwa. Hindi. Dahil isang marangal at may kakayahang holy stage cultivator. Hindi makapaniwala si Jim sa nangyayari sa kanya. Nagulat siya habang iniisip. Paano ako papatayin ng isang cultivator na nasa medium stage pa lang ng Sky Realm? Tumanggi akong magbitiw sa aking sarili sa gayong pagkatalo. Hindi kailanman. Ang lahat ng karangalan at tagumpay na natamo sa aking buhay ay masisira sa isang araw kung ang balitang ito ay kumalat. Ang ayaw na pagungol ni Jim ay parang kabang-abang na sigaw ng kuko. Ngunit ito ang masakit na katotohanan ngayon na papatayin siya ng isang cultivator na nasa medium stage pa lang ng Sky Realm. Sa kanyang kapanahunan, kaya niyang pumatay ng 10,000 lalaki na ang cultivation base ay nasa Sky Realm. Nakasingdali ng pagtatatak ng mga walang magawang langgam. Paano siya magbibitiw sa gayong kabiguan? Sa wakas, ang mapangwasak na kapangyarihang ginawa mula sa pagsabog sa sarili ng Sword Emperor ay natapos na. Naglaho ang lahat ng layunin ng espada at aura ng espada. At ang espiritual na kaluluwa ni Jim ay nahulog sa isang estado ng matinding kahinaan at kahinaan. Wala na siyang lakas na natitira sa kanya para tumayo laban sa soul transforming skill ni Dustin. Nawala rin habang lumilipas ang panahon. Ngunit ganap na nasangkot si Dustin sa kasanayan sa pagbabago ng kaluluwa. Dahan-dahan na tila sumuko si Jim sa kapangyarihan ni Dustin. Habang siya ay abala sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa ni Jim. Habang pumapasok sa kanya ang espiritual na enerhiya, malinaw na naramdaman ni Dustin na lumalakas ang kanyang espiritual na pakiramdam. At ang proseso ay nangyayari na ngayon sa napakabilis na bilis. Sa kanyang soul sea, nagsimulang mangyari ang mga bagay. Ang mga likidong patak ng espiritual na kahulugan ay nagsimulang magtipon. Unti-unti, ang mga espiritual na patak na ito ay sumanib sa isa't isa sa soul sea ng Dustin. Ang mga patak ngayon ay bumuo ng isang espiritual na batis ng kahulugan. Nagsimulang umagos ang buong soul sea ni Dustin sa bagong enerhiyang pumasok. Naririnig din ni Dustin ang malutong at kaaya-ayang tunog tulad ng umaagos na tubig sa kanyang soul sea. Ang mga patak ng espiritual na kahulugan ay nabago sa isang ilog. Pagkatapos ay naging isang ilog. I refuse to resign myself to this situation. Hinding-hindi ako matatalo. Ang espiritual na kaluluwa ni Jim ay mayroon na lamang isang mahinang hininga ng buhay na natitira. Nasinamahan ng nanlilisik na mga mata at walang katapusang hinanakit at ayaw. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay naging mas maliit at mas maliit sa laki. Patuloy itong lumiit. Sa wakas ito ay lumiit hanggang sa laki ng mani. Tapos nawala.
Walang bakas ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa ni Jim ang naiwan. Ang marangal at makapangyarihang magsasaka sa banal na yugto ay natalo at nawasak dito at ngayon. Matapos mapino ni Dustin ang mga espiritual na kaluluwa ni Jim, naramdaman niya ang lahat ng kapangyarihan ng espiritual na kahulugan sa kanyang sosi ay nagsimulang maging likido. Parang banyaga pero pamilyar pa rin kahit papaano. Tulad ng umaagos na tubig na natipon sa mga sapa at ilog. Ang lahat ng espiritual na pandama na likido ay nagsanib sa gitna ng kanyang sosi. Naririnig pa ni Dustin ang mahinang lagasras ng tubig. Sa wakas, isang kristal na malinaw na lawa ng espiritual na kahulugan ang nagsimulang mabuo sa gitna ng kanyang sosi. Ang lawa ay sakop ng isang hanay ng higit sa 1,000 metro kwadrado. Marahan itong umalangaw-ngaw na parang may simoy ng hangin na naghihiwalay sa tubig. Gumana ito. Excited na naisip ni Dustin. Ang pagbuo ng spiritual sense lake sa kanyang soulsy ay kumakatawan sa perpektong pagpuksa ng kanyang espiritual na sense power. Ang lawa ay lubos na puro mula sa espiritual na kahulugan ng kapangyarihan likido. Kaya ang bawat patak ng tubig ay naglalaman ng hindi kapani-pani walang espiritual na kapangyarihan ng pakiramdam. Gaman ang pakiramdam ni Dustin. At naalis sa kanyang isipan ang anumang alalahanin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang iniisip na siya ay naging napakalakas sa psikolohikal. Ngayon ang kanyang espiritual na kapangyarihang pandama ay mas malakas kaysa dati kahit higit sa 10 ulit. Tanging isang master ng astral realm lamang ang makakapagtunaw ng espiritual na kapangyarihang pandama. Bukod dito, isang maliit na grupo lamang ng mga master na iyon ang may kakayahang gawin ito. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng espiritual na pakiramdam ni Dustin ay mas malakas pa kaysa sa maraming astral realm masters. Ang kapangyarihan ni Jim ay hindi kapani-paniwala. Bagamat na-absorb ko lang ang 40% ng kanyang spiritual soul energy. Natunaw ko na ang aking spiritual sense power. Tuwang-tuwa si Dustin sa kanyang nagawa. Alam niyang naubos nito ang humigit kumulang 40% ng espiritual na kapangyarihan ng kaluluwa ni Jim nang sinubukan ng huli na labanan ang pag-atake ng Sword Emperor. Bukod dito, imposibleng ganap na pinuhin ang lahat ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa. Halos 20% nito ay dapat na nasayang sa proseso. Kaya, ang natupok ni Dustin ay 40% lamang ng kabuoang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ni Jim. Ngunit kahit na sa halagang iyon, masaya si Dustin na sa wakas ay natunaw ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Ang kanyang espiritual na lakas ng pakiramdam ay tiyak na umabot sa isang bagong antas. Matapos suriin muli ang lahat sa kanyang sosi, ngumiti si Dustin ng kasiyahan. "Hoy! Buhay ka pa ba, matandang bastard? Kapag sinaktan mo ang binata, hindi kita bibitawan. Anak, okay ka lang. Ipaalam sa akin. Pakiusap." Nakipag-ugnayan ang noong kay Dustin. At sinubukang alamin kung ayos lang siya. Nang tumigil si Dustin sa paglinang ng soul transforming skill, nakatanggap siya ng isang grupo ng mga mensahe mula sa gnome. Halatang nag-aalala siya na baka may isang kakila-kilabot na maaaring mangyari. Nangyari na kay Dustin. Mula nang makapasok si Jim sa soul sea ng Dustin, labis na nababalisa ang gnome. Nabigo siyang makapasok sa soul sea ni Dustin pagkatapos ng ilang pagtatangka dahil hinarang siya ni Jim. Ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Jim ay upang pigilan ang gnome na makapasok sa Dustin's soul sea para tulungan ang huli sa kanyang laban. Dahil hindi nakapasok ang gnome sa soul sea ni Dustin, wala siyang nagawa kundi maghintay ng may pag-aalala. Biglang nanginag ang katawan ni Dustin. Pagkatapos, iminulat niya ang kanyang mga mata at tila nagkamalay. Nilamon ba ng kaluluwa ng matandang bastard ang kaluluwa ni Dustin at sinakop ang soul sea niya? Pagtataka ni gnome, inaasahan ng gnome na ligtas at maayos si Dustin. Gayunpaman, alam niya kung gaano kalakas ang espiritual na pakiramdam ni Jim. Kaya naisip niya na ang katawan ni Dustin ay maaaring kontrolado ng una.
Who the hell are you? Dustin or the old bastard? Tanong ng gnome na nakatitig kay Dustin sa takot at pagdududa. Siya ay malinaw na hindi halatang tiwala kung sino ang sumakop sa Dustin S. Solsi sa huli. Dahil sa kawalan ng katiyakan na iyon, naging mas maingat siya kung matagumpay na nasakop ni Jim ang Solsi ng Dustin. Kung gayon ito ay ang kanyang kaluluwa sa katawan ng huli, hindi ang kay Dustin. Kung iyon ang kaso, ang unang bagay na gagawin ni Jim ay upang alisin ang gnome. Upang protektahan ang kanyang sarili, agad na pinakawala ng gnome ang kanyang kakayahan sa teleportasyon at hindi nagtagal. Ang mga bilog na shockwave mula sa espasyo ay kumalat sa kanyang paligid. Napagpasyahan niya na kapag may anumang palatandaan ng panganib, papasok siya sa kalawakan at tatakbo palayo. Sigurado siyang maghihintay siya ng pagkakataong makapaghiganti para kay Dustin sa hinaharap. Kaha, nang makitang kinakabahan ang gnome, hindi napigilan ni Dustin na matawa. Ako ta, sa wakas ay sinabi ni Dustin. Tumigil saglit ang gnome. Halatang nagulat sa boses ni Dustin pero bahagyang nag-iingat. Ikaw si Dustin. Medyo may pag-aalinlangan pa ang gnome. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang Beast Soul Energy para suriin ang katawan ni Dustin. Walang nagawa si Dustin. Sa halip, tumayo lang siya at hinayaan ang gnome na suriin ang kanyang soul si gamit ang kanyang Beast Soul Energy. Ikaw pala Dustin. Sa sandaling pumasok ang Beast Soul Energy ng gnome sa soul si ng Dustin. Naramdaman agad nito ang pamilyar na pagbabago ng espiritual na kahulugan. Hindi ka pa ni paniwala. Paano ka pa nabubuhay? Nasaan ang matandang bastard? Bulalas ng gnome. Halatang pareho siyang nagulat at nasa sabik ng maramdaman na ang soul si ni Dustin ay hindi inookupahan ng kaluluwa ni Jim. Napakakapangyarihan ng matandang bastard. Nag-alinlangan ako kung kaya mo siyang patayin gamit ang sarili mong lakas. Hindi pa rin nakaka-recover ang gnome sa pagkabigla. Nakatitig siya kay Dustin nang hindi makapaniwala. Anong problema mo? Nang makita ang reaksyon ng gnome. Hindi alam ni Dustin kung dapat ba siyang matuwa o magalit. Pagkatapos ay sinabi niya sa gnome ang mga detalye ng nangyari sa kanyang soulsi. Tumango ang gnome at sinabing, "See, tama ako. Hindi naman ako nagkamali ng hula. Hindi ka katugma sa matandang bastard na iyon. Kung hindi ka tinulungan ng Sword Emperor, hindi mo siya matatalo. It naging blessing in disguise para sa iyo." Ang bigkas ng gnome, at hindi nagtagal ay muling pinakawalan niya ang kanyang Beast Soul Energy upang makita ang antas ng kapangyarihan ng espiritual na kahulugan ni Dustin. Bata, ang iyong espiritual na kapangyarihang pangunawa ay mas malakas kaysa sa aking lakas ng kaluluwa ng hayop. Sabi ng gnome na may lubos na paghanga. Ang gnome ay may napakalaking Beast Soul Energy. Ngunit dahil napino ni Dustin ang magagawa ng iilang Astral Realm Masters, mas malakas ang kanyang espiritual na sense power. Matapos ayusin ang lahat, umalis si Dustin at ang gnome sa altar ng sakripisyo. Sa kawalan ni Jim at gayon din ang kanyang mga tagubilin na tigil ang lahat ng pag-atake sa altar. Ang lahat ng mga itim na tanikala sa malawak na mga Holy Jing bato ay ganap na naglaho. Gayunpaman, ang mga multo ay nanatiling gumagala sa malawak na altar ng paghahain. Dahil ang espiritual na kapangyarihan ng pakiramdam ni Dustin ay naging likido. Ito ay napakalakas na ngayon. Kahit nadalisehan niya ang lahat ng kaluluwang iyon, hindi ito gaanong magagawa upang mapabuti ang paglilinang ng kanyang kapangyarihang espiritual na pandama. Kung ang mga magic array ay mahalaga kay Dustin noon, ngayon, sa kanyang kapangyarihan at lakas, lahat sila ay walang halaga sa kanya. Matapos umalis sa altar ng sakripisyo, inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na kapangyarihan at sinisiyasat ang sitwasyon sa Illusory Palace. Nalaman niya na mayroong mga magic array ng iba't ibang antas sa lahat ng dako sa palasyo. Sila ay bumubuo sa iba't ibang mga ilusyon na imahe. Malinaw na gumugol si Jim ng maraming pagsisikap at oras sa pagtatayo at pagpuno sa palasyo ng mga magic array. Ang palasyo ay talagang karapat dapat sa pangalan nito.
Hindi nagtagal, nakita ni Dustin ang lokasyon ni na Violet, Tessa, at ang dalawa pang babae. Nasa high-level magic array sila. Sa Illusory Palace, ang magic array sa tabi ng sacrificial altar ay ang pinakamakapangyarihan sa iba na matatagpuan sa ilang lugar. Nangangahulugan ito na ang pagsira sa iba pang mga array ay magiging mas madali. Sa kasalukuyang beast soul energy ni Violet at sa kanyang talento, hindi magiging malaking bagay para sa kanya na sirain ang mga magic array na iyon. Alam niya iyon. Si Dustin ay hindi gaanong nag-alala para sa kanila. Tingnan mo, iyan ang katawan ng matandang bastardo. Sabi ng gnome, na nakaturo sa gilid ng altar. Ibinoling ni Dustin ang kanyang tingin sa direksyon kung saan itinuro ng gnome. Nakita niya ang nangungunot na katawan ni Jim na nakaupo doon na naka-cross legs. Tila nababantayang mabuti ang katawan. Naningkit ang mga mata ni Dustin nang makita ang 15 bangkay na demonyong nakapalibot sa katawan ni Jim. Bawat isa sa kanila ay may kagalingan ng isang cultivator sa premium stage ng Imperial Realm.